Pa-expired na nga ba ang feelings ni Gerald Anderson kay Julia Barreto? Eh baka kasi may nangyari na, kaya ganun. Hindi po ako nagsabi nun na, pwede ngayon kung single si Joshua Garcia. Oh. Di ba siya pwedeng maging masaya? Si Daniel Padilla, tsaka si Dominic Roque, ni Alitan. Totoo? Alam mo ba itong si Francen Fajardo, yung dating TBB housemate? Alam mo ba kung ano ng trabaho ngayon? Noy, mamayon na. Ba't ayaw mo tumayo? Noy, busa yung ulo. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito po si Tita Jen! At ito naman po si Papa Ozin Ozzy Diaz. Ano pa nga ba ang lagi nyo hinihirit sa amin? Chika mo na! Dali! Ako yung ito na chika natin, Loy. Nakakaloka. Kasi na TikTok, na viral sa TikTok. Yes! Oo, yung kuha ni Julia yata dito, no? Yes! Yung binlog niya ito ni Julia, tapos na viral sa TikTok. Yung kanila ni Gerald. Yes! Oo, yung isa, nandun sa, yung kumakain ng pasta, inaalok yata ni Gerald si Julia ng pasta. Oh, parang kumakain si Gerald, tapos sumandal si Julia, tapos may inaalok si Gerald. Tapos parang inalok. Parang balik sa dating anyo si Gerald. Dead yes. Tapos yung isa naman. Parang nasayate, no? Nasayate. Uh-oh. And then, tapos ano, parang sila rin Julia na ano, ay, kuha tayo chuchu. So, pumwesto si Gerald. Tapos pumwesto din si Julia. Tapos pero parang wala lang si Gerald. Parang wala sa condition yung mukha ni Gerald na gumanon sa camera. Parang hindi siya kasing zealous ni ano, mag-vlog or mag-tiktok. Correct. So, Julia. Yung iba, talaga may nagko-comment, Loy, doon sa TikTok na yon na pa-expired na nga ba ang feelings ni Gerald Anderson kay Julia Barreto? Oo nga. Ano sa tingin mo, Nay? Ikaw ang lagi nagsasabi na actions speaks louder than words. Hindi, ako, pakiwari ko dyan, Loy, si Julia, ganun lang, bata, ilan taong ba yung edad nilang agwat? Ano yata? 7 years yata. 7 or 8. Well, anyway, si Julia, yung parang tulad din ng mga nakaraang Julia, ganun siya ka-bubbly pag si Gerald ay kasama niya. Yes. Kung ganun kaseryoso naman si Gerald talaga, hindi natin maalis yung kay Gerald. Yung iba kasi sinasabi, parang pawala na ba yung feelings ni Gerald kay Julia? Or parang si Julia yung patay na patay lang kay Gerald, di ba? In love na in love. Eh baka kasi may nangyari na, kaya ganun ka rin ako. Soy! Hi! Jex! Ikaw na naman matutok. Ako na. Ang magagahan mo. Nakita mo na naman dyan. Pero baka kasi buno na tama yung sinasabi mo na baka dahil sa age gap din, di ba? Kasi di ba, parang ikaw tsaka si Erin. Si Erin laging di ba nakaka-ready yung mga kamerang ganyan. Like, ikaw laging nakasimangot, di ba? Pero hindi naman kayo mag-jowa ng anak. Ha? Siyempre naman, Jex, huwag may kumpara yung mag-ama doon sa magkarelasyon. Oo nga. Di ba? Hindi, ganun din naman ako pag si Erin. Dali ganyan. Ano na naman? Ganun ako. Pero alam naman ng mga tao na hindi naman kami maghihiwalay ng anak ko kasi mag-ama nga kami. Diba? Hindi katulad ng mag-jowa na pwedeng maghiwalay or magtapos ang relasyon tapos alam na. So eto, hindi ko alam. Alam mo, ikaw talaga, Jay. Hindi po ako nagsabi nun na ako na naman ako po. Ayan. Ito po ang hunting ninyo. Andito po sa ilalim yung address po niya. Naku ba kayo mga mga fans nila mag-unsubscribe? Paano yung 100,000? Jex Kinel. Aso pag ganun ba, Nay? Wala pang nangyari? Ako isa ka pa, Loh. Uutang na loob. Wala naman makukuha. Hindi, actually, sa totoo lang, Loy, hindi tungkol kay Gerald at kay Julia to, no? Kadalasan naman nangyayari ganito, pag masyado nang close yung dalawa, ang iniisip ng marami, may nangyayari na kasi sa kanila. Kaya relax na sila, wala na silang wall sa pagitan nila. Ganon. Pero hindi naman nangangahulugan na
na may nangyari din sa kanila. Baka sobrang close lang din ni Gerard tsaka ni Julie talaga. Mm-hmm. Sobrang kilala na nila ang isa't isa. Tama. Baka rin tanggap na rin nila yung kanya-kanilang personality, Nay, na yung isa active sa social media, yung isa dead man. Tama. So wala pa talaga nangyari. Tigilan nga ako, Jess. Kayo na lang sumagot. Mas na ako behave. Okay, go. Jess, may nangyari ba? Ano? 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 Kay Julia, kay Gerard? Hindi! Doon sa mga kasama niya, sa mga friends niya, pag lumalabas sila, kasi nga, di ba, parang siya yung lagi third wheel, or fourth wheel, or fifth wheel, ah, di ba? Ah, okay. Oo, di ba? Pinopost nga ni Joshua yung mga moments nila together with his friends, sina DJ, si Daniel Padilla, si Catherine, puro couples. Oo. Tapos si Sofia. Yes, saka yung asawa. Saka yung asawa, si Patrick, tsaka Patrick Sugi, tsaka yung partner, yung asawa niya. Yes. Tapos ang nag-iisa, si Joshua. Uh-oh. Pero kung mapapansin mo sa mga pinopost si Joshua, masaya siya. Uh-oh. Being single. Uh-oh. Masaya siya. Walang loneliness. Alam mo yun, Nay, yung parang peaceful, serene. Ganun lagi yung mga ano niya, aura niya, no? Sa mga posts niya. Tsaka lagi positive. Oo. Positive saan? Sa mga outlook na kaya nga siya sabi na, bueno ngayon kung single si Joshua Garcia. Oh. Di ba siya pwedeng maging masaya? Di ba? Ganun lang naman ang sasabihin ng iba. Oo. Di ba? Eh hayaan natin basta kita sa mukha ni Joshua na happy siya. O, tapos meron pa sila, di ba, nung one time, di ba, lumabas din sila kasama si Ria Taide, si DJ, tsaka si Catherine. Oh, di ba, andun tayo sa... Sina Sofia, Andres, andun tayo sa bahay ni, nila Atiya. Oo, nung dumating si sila. Joshua, saka si Ria. Ang saya-saya ng kwento niya, di ba, nung sa... Oh, tsaka ang gwapo, tsaka ang payat na ni Joshua. Oo. Pag gumagwapo daw, ibig sabihin happy. Pag pumapayat, ano ibig sabihin? Hindi pumapayat siya. Hindi, baka naman gusto talaga ni Joshua magpapayat. Oo, sabi nga niya, gusto na sinadya niya magpapayat. Oo, no? Di ba? Nagpapayami. Ako nagpapayami! Hindi ngayon at may show tayong iba at masaya sila, dapat nang maingit si Joshua. Mm-hmm. Pwede siyang maging masaya habang siya ay single. Yes. Pete, bakit mabiniyayaan ng kamay si Joshua? Para paligayahin yung sarili. Ang naswala-swala. Ang naswala-swala. Oo nga. Siyempre. Ganyan? Paano niya papasayahin yung sarili niya sa mga kamay niya? Alam mo, nag-i-game siya. Isa nanonood na siya. Okay, so nasa kamay niya. Yes. Ang kaligayahan. Gusto akala ko pag... Sorry. Ang subtle na nga nung kuya, dinerekso mo. Nag-click naman ko. Aba, gawain naman yun ng mga kalalakihan. At tayo yung mga pati ginagawa din. Oh my God! What? Ginagawa kaya yun ni Joshua? Yan, hindi na nga tinatanong yan ganyan. Ito, kaya si Jess, babae tsura. Di ba ginagawa mo yan? Mamatay. Ano? Mamatay. Imagine, may image nila. Hindi ko sila nakakawa ng image. Imagine yung haba-haba ng hair. Babae. Just nakating kayo ng ganda. Okay, nandito sa kama na. Talaga naniligas yung paa. Di ba, Jex? Yeah. Weh. Kaya nga ko biniyayaan ng fingers eh. Bakit? Diyos ko. Pero Nay, sa tingin mo, it's been a while ah. Ilan na? Isang taon mahigit na? Magdadalawang taon na? Oo. Nung since wala siyang girlfriend na nalilig sa kanya, ano sa tingin mo, ayaw pa kaya niya or hindi pa ba siya nakamove on kaya? Una, hindi tayo si Joshua. Mm-hmm. Pangalawa, baka sagutin tayo ni Joshua na
ko, ngayon at single ako, eh happy naman ako eh. Diba? Dapat maging happy na rin kayo for me. Tama naman. Diba? Hindi, may mga ganyan naman eh, pag galing sa heartbreaks o broken hearted. Diba? After nyan, gusto mo naman mag-solo, ayaw mo muna mag-entertain, ayaw mo muna manligaw or magpaligaw. Gusto ko munang maging happy. Being alone. Para wala rin siyang obligasyon na may tatawagan siya, meron siyang imo-monitor, meron siyang kukumustahin, wala, ganyan lang. So happy siya being with his friends. Kaya ibigay natin yung kay Joshua. Tsaka ang importante, mabait siyang anak ni Chris Aquino. Kanina ko pinag-uusapan si Joshua. Garcia! Yung ba yung tinutukoy mong kamay? Sa kanya ba? Joshua, di ba? Oo nga, sa kanya? Malina naman ate. Malina naman. Hindi mo dahil dyan, Jex. Parang yan, hindi talaga naka-move on, ever. Diba? Hindi kasi nagkamali si Jex. Kung nagkamali si Jex, nag-react yung ano ko. Nag-react siya ni Eko. Nakakaloka. Anyway, I wish na lang natin ang happiness, as always, si Joshua. Dahil deserve na yan. Yes. Sobrang bait mong bata. Correct. At sana makatagpo ka ng isang babae na alam mong mahal na mahal ka. Yes. Oo. At mahal na mahal mo din. Importante yun. Amen. At saka muna, Loy, napansin mo ba? Eh di ba dati kasama nila sa grupo si Dominic Croque? Ay, oo nga. Di ba sila yung mga magkaka-chami-chami? Ay, hindi. Kasi nga si Dominic, di ba, kasama ni Bea sa nasa US. Nasa stage, oo. Kaya siguro hindi nakasama. Ah. Pero na may chika. Anong chika? Na ano daw? Na parang may falling out din tong dalawang magkaibigan na si ano DJ at saka si ano, si Dominic Roque. Si Daniel Padilla at saka si Dominic Roque. May alitan. Para. Ay, totoo? Nag-unfollow sila sa isa't isa. Uy, baka naman, paki-check mo yan ha. Baka hindi naman i-verify mo muna kung nag-unfollow nga sila. Oo. Ba't sila nag-unfollow? Ano raw rason? Eh, nabalitaan lang namin. Pwede naman nilang i-confirm or i-deny. Na ano? Na tungkol dun sa relasyon ni Dominic Roque tsaka ni Bea Alonso. Anong connect? Eh, magkaibigan naman sila. Hindi ko nga rin alam eh. Nga rin gusto ko malaman sa kanila. Ano nga yung kung connect doon? Kung bakit sila nag-unfollowan nung naging si Bea at tsaka si Dominic. Ko guess. Ano sa tingin mo? Kasi wala akong maisip eh. Ayaw kong tamingin. Yan ay malalaman din natin kung ano ang kanilang rason. And I'm sure yung mga sumusubaybay sa kanila, magko-comment below yan. Yes! Kung ano talaga yung rason. Kasi ang hirap naman mag-invento kami ng rason dito. Yes! Hindi nga natin na ano kung baka naman nagfaluhan na sila ulit. Pero wala pa, Jex. Jex. Wala pa. Sa nababasa ko, wala pa. Totoo, yan. Totoo na ba yung nababasa mo? Baka mali-mali na naman yung nababasa mo. Doon pa nga pala nabasa sa cellphone niya. Paliado na yan. Oo nga, alam mo si Jex, diba? Oh, pero kung nag-unfollowhan man, baka naman nagpapahinga lang sila. Kaya lang, diba, big deal yun sa mga fans lalo na pag alam nila o alam ng mga fans na magkaibigan to ha, noon pa. Diba? Pero sana maibalik yung dati. At anyway, wala rin naman tayo naririnig mula kay Daniel at kay Dominic. Hindi naman sila nagpapalitan ng maanghang na salita. Oo, siguro, ganun ang mga lalaki na hindi, kaibigan pa rin kami yan, pero hindi muna kami ngayon magkikipuan. Medyo magpapalipas muna kami. Pero hindi natin alam kung ano yung issue. Comment below po. Ako may chika kayo, ha? Pero sana, mabalik pa rin yung dati nilang closeness. Yes. Nakakaloka, Loy. Diyos ko. Alam mo ba itong si Francine? Oh. Fajardo, yung dating PBB housemate. Oh. Yung pasaway sa loob ng bahay ni Kuya. Oh. Nako, alam mo ba kung ano ng trabaho ngayon? Ano? Ay, Diyos ko. Eto, panoorin mo. Nagtayo ng salon kasama ng misis na si Sarina. Ang pangalan, Bebe Lab. Bebe Labs.
Salon. By Sharina and Kakosa. Oo nga pala, ikaw si Kakosa. Paano mo niyakap itong bagong mundo mo? Dati nung siguro, nung naiisip ko noon pa, hindi pa ako kisa, sabi ko, liit lang nang kita dito sa mga salon o yung mga gumagawa. Pero kung magiging ano ka, business-minded ka, sabi ko, ang laki pala ng kita rito. Kasi isipin mo, isang gawa mo, like for example, color Brazilian lang, pumapalo na ng 1,800, 2,000, mga ganun lang. So nung una, hindi mo siya maintindihan? O ayaw mo? O may ibang kang hinahanap? Gusto mong gawin? Naano ko naman siya, parang nagustuhan sa akin kasi basta kikita ako ng pera na sa Liga na Pamaraan, okay na sa akin yun eh. Sabi ko, ati sa showbiz, nahihiya ako dito, hindi ako nahihiya pag gumagawa ko. Gusto ko yung ginagawa ko kasi para ka lang naglalaro eh. So okay siya, nagustuhan ko, pinag-aralan ko. Tapos tinuruan pa ako ng asawa ko. Kumbaya. Di ba? Kakaloka, ang bilis ng O. Kukulay na siya ng buhok. Hairstylist yes. na siya. No, ang nagugupit yung asawa niya. Yung asawa niya, si Maring Sharina, ay galing sa Kuwait. So, dun sa nagpakama, minaster niyang panggugupit. Okay. Pati pagkukulay. Pagdating dito, nung nagsasama na sila ni Francine, ay tinuruan naman niya si Francine magkulay ng buhok. Kaya, laging excited si Francine. Ano ba yung tawag yata sa kanila? Colorist. Colorist ba? Hair colorist. Parang something ganun. Diba? Ang galing! Oo. Pero importante, happy si Francine. Yes! Ang di ko lang talaga kinayan doon. Diyos ko. Yung inanin niya, kung bakit lumaki ng ganun ang asawa niya. Bakit? Ayan ang mapapanood nila. Sa aking main channel, ang aking panayam kay Francine Fajardo. Yes, andyan na po yan ha. At ang bait-bait ng misis niya, sobra. Talaga? Ginumitan ka ba niya? Hindi, kalulugdan mo ng kalooban mo. Yung kalulugdan mo kasi napakagaan kasama. Ano, may charisma, charming. Sobrang bait at sobrang... parang baklang babae. Ay, talaga? Oo, naku. Pag pero si Francine, wala talagang inclination maging, diwata? Wala. Wala. Hindi ko napansin kay Francine. Nakakaloka. Ayan, good luck sa inyong Bebe Love. Wow! Kay Salon. Nakakaloka, Lord. Oh. Diyos ko. Ang tinatanggap lang nila ay puro babae, walang lalaki. Ha? Bawal ang lalaki magpagupit o magpakulay? Ayaw ni Francine. Dahil? Pwede niyang pagselosan yun. Ha? Paano yan, Francine? Look, kinegosyo! Hindi, by appointment sila. Puro babae. Talaga? Kung meron mang magpapakuli ng buhok, siguro badi. Ganun kaseloso si Francine. Oh my gosh! Nakakaloka. Walang lalaki. Totoo ba? Okay, pupunta nga lang sa tindahan yung misis niya eh. Oo. Kasi hindi pa siya. Talaga? Iiwan yung costume, titignan kung saan pupunta yung misis niya. Kung babalik agad pag bumili sa tindahan. Eh ano tingin mo dun, Nay? Overprotective o insecure? Ay, ang tambok ng pet si Charine. Yun yung rason, matambok yung pet. Tambok ng pet si Lola. Ay, nakakaloka. Oh, anyway, ayan. Dahil caps na rin ang pinag-uusapan. Wala naman tong caps. Pero tayo natutuwa dahil finally, nag-come out na. Yes! Diba? Si ang Raymond Gutierrez. Nag-come out na si Raymond Gutierrez. At nakakatuwa. Dahil actually, kami mga... bahagi ng o miyembro ng LGBT community. Alam na namin noon pa kahit naman hindi magsalita ang yes. pag hindi siya nagsalita, hindi naman namin siya out. Kaya lang alam naman namin within the circle na he's one of us. Ganun. Pero si Raymond finally, diba, at least ibang pakiramdam 'yon. Oo. Na pag nag-come out siya, ayan, ito na lumabas na ako sa aking lungga. Yes. At masaya na ako. Totoo. Diba? Ano nga sabi ni Raymond Gutierrez? Eto na yun, nasa sulat. Basa. I'm here to formally say that I am a proud member of the LGBTQ community. And it feels great saying that publicly because I am. Whatever your happiness will be, whatever will bring you joy, right? To me, that's what's most important. It's not necessarily whom you go to bed at night with.
It's more about how you feel. Oh! There is universal magkasagatan. Binabati natin si Raymond Gutierrez. Yeah! And I'm sure si Rufa, si Richard, yung kanyang kakambal, yes. Si Tita Annabelle, yes. Si Tito Eddie, mm. Yung mga kapatid, di ba? Mm. I'm sure yayakapin nila ng bonggang-bongga si Raymond. Was there ever a time, Nay, na naalala mo kung nagalit ba si Tita Annabelle dahil merong nagtukso or nagbalita about sa, yun sa I ano? Think dati, merong ganong issue. Ah, meron, oo, meron. Syempre, protective as ever si Tita Annabelle. Ah. Oo, hindi ano yan si Tita Annabelle. Yung, eh, ngayon, ngayon medyo quiet na si Tita Annabelle. Kumbaga, kahit si Tita Annabelle nag-mature na, hindi na siya yung napabalita natin nakikipag-away. Pinatawanan na lang niya yan ngayon. Ang naalala ko pa kay Tita Annabelle, di ba? Pagka-away ka niya talagang, dahil paggalit siya sa'yo, talagang ikukumpronta ka niya. Isang presko, nagkita kami. Ay, Dong, kumusta na, Dong? Sabi niya sa akin sa table. Ay, Tita Annabelle. Tapos lumampas si Tita Annabelle. Tapos, maya-maya, bumalik si Tita Annabelle. Dong, ba't kita binati? Di ba galit ako sa'yo? Ha? Sabi niya. Ay, nako, Tita Annabelle, walang bawian, ha? Binati mo na ako kanina. Ako, pagkakunin niya, Tita Annabelle, ha? Nanghaya ko sa'yo. Ayan na nga, Dong. Kalimutan mo na yun. At nagbablog na rin siya. Oo, nagbablog si Tita Annabelle. But anyway, hindi nga alam ng mga magulang ni Chex na siya eh. But, huh? Yes. Talaga ba? Pala. May, ha? Ulalong akala nila, girl? Oo. Ha? Talaga? Nila lalaki. Ha? Bakit? Banda. Makista. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Kung naibigay niyo pang ating episode ngayon, huwag po kalimutang mag-comment below. I-click ang like button at huwag po kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag-click yan, kayong unang-unang manonotify na meron kaming bagong video tungkol sa latest update namin sa showbiz. At syempre, ganun din po ang gawin ninyo ha sa OGD personalan na ito. Yes. At ganun din sa aming kanya-kanyang channel. Ayan po, please mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's M-A-M-A-L-O-I. At may bago pa yung vlog dyan. At sa Tita Dan channel, 10,000 na lang! Yay! And maraming mag-subscribe. Ayun na. Pati na lang po, 100,000. At syempre, OGDS Channel. Yeah. Kalimutan na. At ito po yung lingkod, papawasin OGDS sa lahat yung susabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ikaw mo na! Dali! So, akala talaga na yung lalaki? Makista. Hindi, di ba tumihi ka? One time, di ba nakaupo ka sa trono? Nakaupo, huh? Tapos pinagalitan ng nanay. Huh? Tumayo ka dyan! Nay, mamaya na! Tumayo ka dyan! Huh? Lalaki mong tama. Nay, mamaya na! Ba't ayaw mo tumayo? Nay, basa yung ulo. Rock and roll!